ang Itogon ang siyang masasabi natin na classic example ng isang mapanirang pagmimina. Din siya amin noon. Kaya takbuhan na kami sa ang pagkulog ng bari, hindi pa ganun man, kundi parang talagang diretso. Sabi nga namin ma, parang may dinosaur na humihigop ng bahay. Hindi siya pa ganyan eh, yung una talaga parang pa ganun. Kasunod, yung kusina ng tiyahin ko nahulog, nandun siya naghuhugas. Muntik siya masama. Buti na nakatakbo. Oo, nakatakbo siya, katatapos lang niya maghugas. Pimaray da, taduwa da, yeh, kaanak ka mulan. Hindi maray da, nga bimba ba, hindi nakita na dya, abot nga naglawan. So di dya yun, nga, intayon ko na da, magsiguyod. Nagiginuyod kami na, magsirwaran. Nabalitaan po yan sa mga text no, ng mga kamag-anak na nasa Birak. Kasi ang father ko kasi ay may mga kamag-anak sa Birak. Talagang kung sa akin inaasahan ko ano, na may mga ganyan na mangyayari sa part ng Itogon dahil nga matagal na pagmimina no, ang ginawa ng Benguet Corp dyan. Ang nangyari sa Birak actually ay hindi siya isolated. No? Hindi rin yan ng una. Actually, may mga ganyan pa na mga insidente pero hindi lang siya masyadong na-highlight in the past. We're in Ocap, 1970s, Adante, accessing Ditoy. Somewhere ditoy, diay buwa, diay apan diay tuding, ng detri diay tuti kaslat tuding PGM deta, diay buwa, adati limnod nga, nag-subside dito diay basketball court, diay high school. Diay luwakan nga diay drain tunnel nga, dito, adati drain tunnel man dito niya. So, series of drain tunnel deta. From Baguio Gold, adati duwa manon dito nga akwa, dadakal nga tanong nga iso dyan binmigay iti 2008. Walang dyan binmigay nga tanong iti 2008, iti dyan bidalwakan. Yan nga makit kita tayo, iti 37 houses nga totally damaged nga nag-relief tayo lang ito iti 2008 na ito nga dream tunnel manan. Kaya anumang butas na malilikha dyan ay talagang may associate mo ito sa mga tunnels na ginawa ng Benguet Corp. Ano nga level? Iso nga dyan ko na dahil ganad dumanon iti si level niya. Ta, ano nga level na ito? Kas pagyan dito dyan side ti dyan nga ako pa nga Camp 1000. Bumaba ka dyan kat, ada pa dyan nangat nga to. Ada dyan ure 700 level. So level lang, designated ha nga specific nga elevation in meters niya. Tapos ada dyan 1700 level hingga na 1850 data hingga na 2000 level so dito yung kalibol yung tamok nakalibol na dito yung batuang iso dito yung dream tunnel dito yung level iso yung i-dream natin ang mga ipanay yung karayan yung balatok iso mo yung maisabat yung gapo yung balanga so dito yung kunakan dito yung sinmalpot mo ta highway dito yung sumalpot mo lang dito yung middle side iti. So kakastang ito, istel na. Kat dito, hingga na iti 3450 niya. Nga manunga, so ni kuam dito, kat iti level iti Baguio City is 1,500 meters nga elevation na. Kat iti antamok, wala dito yung side, kat around 900 to 1,000. So from the tuk-tuk hingga na dyan, naalan na dyan, si level. Isa nga dyan, bagbagada nga, dahil tamay ng Japanese na aladan ti si level. Actually, yan din yung isang nakaambang panganib ano, sa mga mamamayan na siguro pag may malalakas na bagyo o kalamidad, ay may posibilidad na bibigay din ang mga ito, liban pa nga ito sa nangyari sa kamanggaan sa Birak. At in the earlier times, mine extraction iti kwata ito eh, gold ores iti earlier times ta isong the first nga na ito iti 1903. So imagine tayo, ma-imagine tayo di jay almost 100 years nga operation
papananan na ngayon di daga. Di daga, naipundo dito eh, tilings dam. Kan na yanod, natan jay agno river. So, ililid tayo, ililid na tayo ti points nga, not only in Batuang, not only in Balato, kat oray na kami jay okap, or in other place nga ada neta Benguet Corporation is in danger of sinking. Ito ngayon yung ating binabatungan no sa MGB dahil kung ginagampanan sana nila yung tungkulin nila ay yung pagmonitor ano sa mga ginagawa ng mga mining companies ay yung pag-insure sa mga ganito, hindi lang yung kinukuha nila kung ano yung report ng mining companies at yun na rin yung kanilang pinanghahawakan. Ano. They form themselves into associations. The company allows them to mine underground on certain areas. Tapos kung ano yung produce, yan, sinishare. At ito nga yung matagal din natin na sinasabi na dapat hindi na i-operate ang mga abandoned tunnels ng Benguet Corp. Pero ang ginagawa ng Benguet Corp ay kumuha lang ng profit. Kaya ang ginawa niya ngayon ay binukas nga niya ito for small-scale mining contract, no? Kung saan ay kinokontrata ang mga small-scale miners para pumasok sa mga tunnels na ito. At ito yung matagal natin na sinasabi na pag ginawa at pinayagan ng MGB ang ganito, ang burden at laging sisisihin pag may mga mangyaring ganitong sakuna ay sasabihin mga small-scale miners, which ang nagmamanage naman dyan ay ang mining company. Kaya gagawin talaga niyang skip ano yung mga small-scale miners. Ibagadaman, Batuang, ibagadaman bilang small-scale miners, haan nga as traditional small-scale miners, ng ada sharing system da, ada sharing scheme da, with Benguet Corporation, isang nakslaarig na nga employee. As I have been declaring earlier, there are allegations na may mga small-scale mining activities doon sa area. Kasi mayroon daw silang naririnig na bongbong sa gabi. But these are allegations which we have to confirm. Mm-hmm. Orange tatao gamin. Imaminan da nga, kita makanggo dya video, dya YouTube. Dahil tayo pag ikot, dya tourism kung kuna tayo dya. Mabayin awal ti aktual nga mining. Ngam dya demonstration iti ecotourism. At mag-blast damat eh. Ita na natin ano na tuloy-tuloy na sakunang idinudulot ng matagal na operation ng Benguet Corp. At kung titignan din naman natin yung area kung saan sila nag-operate ay masyadong sira na ang kalikasan. At kung titignan din naman natin ang munisipyo ay walang nakukuha na masyadong development ano sa Benguet Corp. Ay pinapanawagan natin na sana ay magsara na ito, ibalik ang mga lupain sa mamamayan ng Itogon, i-rehabilitate ang kanyang mga sinira, i-compensate ang kanyang sinira, at siyempre, dapat bayaran niya ang mga damages sa lahat ng kanyang mining operation. Tama na ang mahigit 100 taon na pagkuha sa likas na yaman ng mamamayan ng Itogon. Tama na ang 100 taong pag-plunder ano, sa kayamanan ng Itogon. At tama na ang 100 taong pang-aapi sa mamamayan dahil wala nang maaasahan pa